So ayan, welcome back sa ating channel mga ka-senpai. So today, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung mata in a simplest way. So, hindi na natin kailangan pang mag-study pa ng ano. Pero kung gusto mo mag-study ng mga anatomy o mga basic structure ng mata, pwede mong gawin yun. So, but for us today, ang gagawin natin is yung mga pinakasimple para dun sa mga gustong magsimula o gustong matuto. So this is mga basic knowledge na dapat mo i-apply sa paggawa ng mata. Kasi most commonly error and mistakes na ginagawa dun sa mata is I think lahat makakagawa ng mga mistake na yun. So like this one. So most common na ginagawang mistake ng mga beginners is yung mata pag ganito. Okay? So which is medyo makapal sa taas, makapal sa baba. So, which is medyo hindi maganda tignan. So, ayun, bibigay ako ng tip para naman may background knowledge ka din para at least sa susunod mo na mga artworks, may i-apply mo na yung mga matutunan mo dito. So, come on, let's start. So, ano-ano nga ba ang dapat nating malaman in terms dun sa eyes? So, first, mga basic terms, okay? Kilay. Alam ko, maraming alam sa inyo. Alam yung kilay, ha? The eyelid. Okay? Tingnan mo yung mata mo, meron kang eyelid. Okay? But, sa iba, wala silang eyelid. So, medyo singkit yung mga mata pag walang eyelid. Observe mo din yung mga mukha ng mga kilala mong artista, mga Koreano, okay? Mga K-pop celebrities. Kung may mga eyelid sila. Common naman yun, general naman yun sa lahat ng mga mata, eh. And the lower eyelid. So, ito yung kadalasan na tinatawag nating eye bags. Okay. Yun lang ang dapat mong malaman in terms of structure. Okay. And sa gitna, we have a pupil. The outer part is called iris. And yung film na nagko-cover dun sa kabuuan ng mata is tinatawag na cornea. So, dapat mo lang yung tandaan. So, ayun. Structure lang. Okay. So, informing eyes. So, lagi akong nagsa-start sa bilog. Okay, ayan. Bilog. So, ayan. So, I think marunong naman kayo gumawa ng bilog, di ba? Okay, and align sa gitna. Okay, that's it. Yan lang yung magiging structure natin. So, yung bilog, magsisilbing eyeball. Okay? Hindi ko na i-explain kung bakit eyeball yung tawag dyan, ha? Kasi yung eye, bilog naman talaga. If nagdududa ka, check mo na lang dun sa internet about sa anatomy. If gusto mo talaga makasiguro, okay, check mo din yung mata mo if bilog. Okay? Next, ang pinakauna-una kong ginagawa is yung tinatawag na tear duct. So, ano yung tear duct? Ayan, so pinander ko na yung ilaw. So, let's continue. So, ano ba yung tear duct? So, yung tear duct is yung part ng mata kung saan lumalabas yung luha natin. Pag umiiyak tayo, pag... Siyempre, dyan yung malabas na yun. Kaya siya tinatawag na tear duct. So, yung tear duct, usually, hindi siya inline dun sa center line natin. Okay. Point here for tear duct and the end point here. So, after you create a tear duct point here, mababa siya kaysa dun sa center line and the end point dun sa end point din ng mata. So, I like to make dun sa taas, I like to make 3 planes, 1, 2, and 3. So, ito yung magiging top plane ng ating mata. Ito yung magiging top plane. Okay. Or you can make simple curve. Ayan. Ganyan. And sa baba, then, dun sa baba, usually, hindi ko na siya nilalagyan pa ng marks, okay? Just a simple marks like that. Kasi, dito sa baba na part kasi, hindi na ito natatamaan pa ng shadow. Kasi, highlight part na dyan siya. Okay? So, i-explain ko kung bakit ganun. Kasi, yung mata, pag tiningnan mo in a side view, okay? Kasi pag titingnan natin yung mata na side view, ganito siya titingnan. So we have here the top lid. Okay?
and the bottom lid. Okay, yan. So this is the eyeball. Okay. So there is a gap between dun sa eyeball na nagko-cover sa eyeball. Ito yung eyelid na tinatawag. So this probably the best. So this is probably the best explanation ko dun. Okay. Kasi if you have a light source here, most commonly dyan naman talaga yung light source. Okay. Nagka-cast ito ng shadow. Nandito sa baba, nagka-cast ng shadow. Okay. Which is, dito na part is highlight. Okay? Yan. So, kaya hindi ko na siya nalalagyan. Next is, gagawa tayo ng bilog sa mata. Yan. Then, a Irish. A pupil pala. Okay. And we need to leave a highlight part dito na part kasi yung iris is convex. Okay? Naka-convex siya. Which is, if nagka-cast tayo ng shadow dito, dito na part is highlight. So, opposite sa cornea naman is yung highlight ng cornea since transparent siya, dito na part sa taas. Okay? So, ang inonote mo lang doon is the highlight is always on the dark side of the iris. Yan lang. So, just do the opposite. Kung saan yung dark, doon tayo maglalagay ng highlight. So, intended lang yun sa mga gumagawa ng mata. Okay. Next, you have to put the eyelid. So, dito sa eyelid, nakadepende na dun sa reference na ginagayahan mo. Minsan yung eyelid is nakadikit dito na part. Mostly, cover up lang. And then yung iba, mostly mataas yung eyelid. Yung iba, mababa. So, depende na din yun sa reference mo. So, next part, if you want to make it more realistic, gagawa tayo ng shadow. So, since malalim yung part dito, nagka-cast ng shadow dito na part. So, makikita mo din yun sa ibang mga concept ng mata. So, cast tayo ng shadow dito. And, smash lang natin. Ito yun na. So, meron ng depth. Pinagawa natin. So, if you want to make iris more magpa-pop pa siya, mostly, gawin mo lang ng small lines dito sa part. Ayan. Next is sa may eyelid. Smudge mo din yung eyelid. Up to sa pinakataas, okay? Up to sa eyebrow niya. Sa bottom part, ganun din. Okay. Ang ginagawa ko, gusto kong imit itong dalawang ito para magkaroon ng konting shades. Okay. Smudge ko din dito na part. Ayan. So, sa eyelashes naman, o dun sa mga pilik mata, ang pinaka-ideal lang dun is, for example, you have an eye like this. Okay? Pilik mata kasi, parang pa ganyan, 1, 2, ayan. Creating pang ganyan na forms, curve. Then, you curve it up. Okay? Curve it up. Okay? Para magiging ganyan yung concept. So, common error din dun sa ginagawa sa eyelashes is, ginaganito nila. Okay? Huwag, don't create an eyelashes na medyo pa isa-isa. So, mas maganda if volume mo siya gagawin kaysa sa pa isa-isa. So, sample. Ayan. Ayan. Huwag masyado mahaba, huwag din masyadong mababa yung eyelashes. So, kasi nagme-merge din siya dun sa may planes sa taas. Ayan. So, that's it. Ito yung magiging first step, okay? If you want to enhance it, pwede mo naman siyang i-enhance. Enhance, di ba? So, like this, okay? Gawa tayo natin ng eyebrow dito na part.
akin. I'm creating here random eyebrows. Kung sa babae may, kung sa babae ang na-reference is yung eyebrows natin na ginagawa is manipis yung dulo. If you lala, sa male naman is medyo madaming, medyo makapal. So smudge it. Huwag ka matakot mag-smudge at mag-dark. And i-dark ko na part dito kasi dito na part is medyo malalim. Kahit tingnan mo dun sa part ng face mo, ng mukha mo, malalim yung dito na part. Ayan. Smudge mo all over. Right? Okay. Add more darkness. Huwag kang matatakot mag-dark. Dark ko dito na part para magkaroon ng depth o lalim. Same dito na part sa eye, lower eyelid and here. So gumagamit ako ng powder. Ito yung tinatawag na dry brush technique. So ayan na, yan na yung ating mata. So well, hindi naman quality tignan, but same naman yung principles na ginagamit dun sa ibang eyes. So if you want to learn more about structures and how the eye works in different angle, pwede ka manood ng ibang YouTube videos, tutorials, or any ebooks about art. So as long as you know the process, you know the structure, alam mo yung shapes and the procedures, well, kaya-kaya mo siyang i-apply sa iyong artworks. So, ayun. So, now, shout-out ko na din pala yung mga nagpapa-shout-out sa atin before. Si Ma'am Rina May Maraon and Sir Bernard Carbonell. So, thank you for being a supporter sa channel na ito. And I hope marami pa akong maibibigay sa inyo na tulong na din sa mga nagsisimula sa art. So, if you want to learn more about arts without using any reference, pwede mo siyang gawin. So pag nagsa-start ka pa lang, pwede ka maghanap ng mga reference na gusto mo, gawin mo, mag-drawing ka, huwag kang mawala ng pag-asa kasi dumaan din ako dyan. So hopefully nakatulong ako today, and next video siguro yung mga requests naman na iba na about dun sa nose, paharap. So gagawa din tayo ng easy ways para dun. So hopefully nakatulong ako today. Nakagawa na din kayo ng paraan kung paano, at alam nyo na ang kung paano gawin ang eyes. And see you ulit sa next episode. So this is your Zenpai Jess na nagsasabing happy sketching. Goodbye.